Magandang umaga po sa inyo mga ka-fishers. Nandito po tayo ngayon sa Fish Kids ko. So, sa tinutulugan namin or binabantayan naming palaisdaan. 5:50 na po ng umaga. So, nag-ayos pa kami ng aming dadalhin kasi bibili po tayo ngayon ng similya, ang fry bangus po. Dahil may bakante ng dalawang buho, dalawang module, dalawang kahon. So may bakante na po tayo dahil sa nag-harvest na po tayo ng dalawang bisis. So kailangan natin mapalitan yon. So ngayon bibili kami ng fry bangus. Kasi kahapon kinontak ako ng similyador na may fry bangus ang ibinibinta. So kukuha lang tayo. Pero maliit lang naman yung kukunin natin kasi maliit lang daw yung kahon na pag kukuna nila na similya. So abang-abangan nyo kasi magsasagwan pa tayo dun sa kabila. Kasi nandun yung tricycle namin. Tapos papunta tayo doon sa fish pond na pagkukuna natin ng similya. So abang-abangan nyo kami. A few moments later. Mga fishers, madilim pa. Pero nagbabadya yung masamang panahon. So nakatawid na tayo dito. Nandun kasi yung palaisdaan namin sa kabila. So dito kami dumaan sa may Kadimahan River Tour. Dito po kami dumaan. So nandito yung tricycle ko, nakaparada. Ito na. Yan na, medyo maliwanag na pero ang kapal ng ulap. Tingnan nyo mga ka-fishers. Yan. Kung hindi naka-schedule ako kumuha ng fry bangus, magbala ko sana magpalaot pero yun o, ang sama talaga ng panahon. So habagat po yung hangin. So nandito na, magdadrive muna tayo. Mamaya na tayo pagdating doon sa fish pond na pagkukunan natin ang similya. Update ko na lang kayo. Yes mga ka-fishers, ipapakita ko sa inyo yung fish kids dito. Yan, oh. Nakahilira yan hanggang doon sa dulo. Yung may bangka doon, yun po yung palaisdaan natin o yung fish kids natin doon. Ang dami. Ang daming palaisdaan. Mga fish kids po yan, bangus fish kids. So dito tayo sa kabila kasi tulay to eh. Tulay po ito. Yan. Fish kids dito sa Roa City. Kadimahan River po ito. So papuntang city na. So malapit na sa city. Dito naman sa kabila, ito po yung Kulasi. Kulasi Port. Yung nakikita niyo yung bundok na yan. So Kulasi Port na ang namin dyan sa ng Roa City. So yan po kung nakikita nyo ang aming fish kids dito sa Roa City. So mas maganda sana kung nakasakay ako sa sa bangka tapos magtutor tayo para makita nyo talaga kung dami yung fish kids dito. So pumunta na naman tayo sa kabila. Wala tayong ginagawa kasi inaantay natin yung kasama natin na kukuha ng fry bangus. So huminto muna tayo dito kasi tineksa na ng anak ko, papunta na daw siya. So ayan, nagbablog tayo. Ayan, dami, ang daming fish kids dito. Hanggang doon sa dulo din yan. Kabilaan din yan. Yan. Sa mga fish kids namin dito, walang walang kawayan na tawag dito, nakabaon doon sa tubig. Kundi puro floater po yan. So ginagamitan lang po ng mga malalaking galon or container. Yan. So nandito na yung kasamahan natin. So i-update ko na lang kayo. Kasi kukuha tayo ng fry bangus. Yan po yung bicycle niya, ito sa amin. Hindi ko alam sa kanya, siguro kukuha rin. So maliit lang kasi yung
similya na pagkukunan namin. Abangan nyo na lang. Umuulan pa. A few inches later. Officers, nakarating na po tayo dito sa pagkukunan natin ng fry bangus. Naabutan kami ng ulan. Kabuti na lang, nakaahapot talaga. So, nakahilira na po yung yung naka-plastic, nakikita niyo doon sa dulo. So, nandun niya yun, nakabalot na yung mga fry bangus natin na ipipick up. So, ngayon, nandito tayo na sumisilong tayo dito sa maliit na kubo. Ayan, sa may-ari ng ipapakita ko lang po sa inyo. Ito po yung pinagkukunan nila ng ng fry bangus. So, parang fish pan talaga. Para lang sa mga fingerlings. Mga fry bangus, mga bangus ng similya. So, nandito po yung mga gamit nila. Yan po. So, ito lang po yung mga buhay-buhay namin dito sa Roa City. So, mga ka-fishers na manood lang kayo. Yan! O, yan mga kasamahan natin. Para kami din balaga panilong. Yan. Nice. Nuksang ulan, again. Tabang-abangan na lang kasi ilalagay na natin doon sa tricycle yung mga para ma-deliver na natin doon sa mga fish kids natin. A few moments later. May ipon. Upa, wala na rin nung. Kinakarga na po namin dito sa sa mga tricycle na motor. Bawat pakbo, bawat isang plastic, bali 50 piraso po. 50 pesos yung naka-load. May oxygen na po yan kasi. Para sa dami na tawag. Para hindi mamatay yung bangos. Sa deliver po natin kung malay lang. Bilang na ako bilog. Yes mga ka-visors, bayaran na. Magpapahit na tayo dito kung mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,750. Bali na yung tawagan. Buhay, huwag ito. Bali, akong kagyan, bali. 250. So nagbayad na po tayo. Antayin na lang po natin yung yung sukli tapos ito po mga ka-fishers. So naka-ready na po yan sa deliver papunta sa atin. A few inches later. Mga ka-fishers, kararating lang natin dito sa malapit sa kids natin sa pinagkukuna natin ng similya. So yan po nilalagay na ng anak ko. Dalawa kami kasi umuulan. Baka masira kasi yung cellphone natin kasi ang lakas talaga ng ulan. Basang-basa na kami, naabutan pa kami doon sa daan kanina. So, nilalagay na niya sa malaki nating balsa. Yan. So, nakahilira na yung bangus fry natin. Yan po, yung similya natin. So, kung nakikita niyo, ito ay kapatid ako po. Yan. So, yan po yung bangus natin. So, mayroong 3 inches pataas yung mga bangus. So, halaw rin, 4 inches at saka pinakumababa, 2 and a half inches yata. So,
Marami-rami rin to. May meron pa doon sa doon. Dabayanan niyo na lang, aanahin ko muna. Papatayin ko muna yung cellphone kasi umuulan, nababasa yung cellphone ko. So, tutulong muna tayo sa paghakot. Si naghakot siya. Mag-isa. Sabi niya magba-vlog lang daw ako. Tapos palit-palit lang, magpapalit lang kami. So, pero aanahin muna natin kasi umuulan. Para makatulong tayo sa kanya. Yan, kawawa naman yung panganay kong anak. Yan o, yan. Mga fishers, nagsasagwa na po tayo. So, malapit na tayo dun sa kids natin. Yan, anak ko nagsasagwan. Dalawa lang po kami. So, sinatravel na namin mula dun sa ano kanina, dun sa kabila. So, magtutulong muna tayo magsasagwan kasi yung agos ng tubig, nahihirapan siya. Sabi niya, pa, tulungan niyo naman ako, nahihirapan ako. So, mamaya na lang, pagdating na lang natin doon. So, mga ka-fishers, kararati lang natin. Andito na po tayo. So, nakapwesto na po kagabi pa. Nilagyan ko pa na po na yan ang net. Ito po yung paglalagyan namin. So yung net namin ito po, parang mosquito net lang yan. So medyo maliliit yung butas ng net namin yan. So ayan, nilalapag na ng anak ko. Ito yung paglalagyan, yung maliit na, medyo maliit na kahon. Pagkatapos nito sana magpapalakot ako kahit paano, magto-trolling sana tayo. Kaso ang sama talaga ng panahon, tingnan nyo. Basang-basa na kami sa ulan, nakapalibot po yung ano, yung madilim na ulap. So nagbabadya talagang masama ng panahon. Alam niyo naman, may parating na ano, na bagyong Rolly. So ang hirap talaga magpalaot ngayon. So binabantayan natin. Hindi basta-basta magpalaot, baka kung ano mangyari sa atin sa laot. Kasi hindi natin alam. Bigla-bigla na lang sumasama yung panahon. So, ano muna tayo dito. Focus muna tayo sa ating kalaisdaan. Ayan, yan, para magka-idea kayo mula sa pag-harvest namin, mula sa pagkuha ng mga similya, pag-aalaga. So, bubuksan na po namin yan. So, may oxygen yan eh. Bubuksan yan para makasingaw, tapos lalagyan lang ng kaunting tubig dagat kasi para maklimatize yung ano, kasi galing doon sa fish pan, hindi natin alam yung salamiti ng tubig. So hindi 95% yung alat doon. So kailangan i-climatize pa yan. Lalagyan ng konting tubig dito sa amin para hindi manibago yung ano, yung similya. Kasi kapag nanibago yan, may halong tabang sa kanila. Mamamatay yung similya natin. Kaya dapat alam na alam ng gabantay, alam na natin yung gagawin nila. Yan po yung mga technique yan. So, tutulungan muna natin yung anak ko. Kasi marami pa kaming ilalagay dito. A few moments later. So, mga kapisers, kaunti na lang po. Ito po ang ginagawa namin. So, may oxygen po yan sa loob. Mga kapisers, ito po. Yan. So, bubuksan lang natin yan para makasingaw yung oxygen. At saka, siyempre galing ito sa fish pan, kailangan natin lagyan ng tubig kasi para maklimatize. Ibig sabihin kasi may tubig tabang dun eh. Baka manibago sa tubig natin dito kasi yung tubig natin dito, tubig dagat talaga. Pure na pure talaga yung salt water niya. So, papahingay lang na natin ng mga ilang minuto tulad dito. So, nakapagpahinga na po ito. So, kailangan, pwede na po natin i-boost to. Kasi malalaman mo naman kapag, ano eh, madaling naman malalaman yung bangus kapag kulang sa oxygen. Tulad nito, brown po siya. Kasi, kinakapos po sila ng oxygen. Kapag na climatize na po natin, no, tingnan nyo, bumabalik na po yung sa kulay nila. Kulay green na po yung similya. Yan. O meron pang kaunting nagbabrown pa. O, ito, bagong kabubukas ko lang, may brown pa ho.
may brown pa yung kulay nila. So kapag naklimatize na, nakapagpahinga na, buwabalik na yung kulay nilang kulay green. Yung kulay gray o di ko alam kung anong, basta parang green na yung kulay na talaga nila. So ibubuwasan lang natin yan. Yan. Marami na kami na ibuhos, kaunti na lang, ito na lang sa ano, plastic. Kasi dalawa lang kami ng anak ko. Yan, yan, yan nag-ano. Siya ang umahawak ng cellphone. So malapit lang naman. Meron pang nakabalot na hindi pa natin nabuksan. So iyaan muna natin yan. Hindi naman maano yung ano eh, yung bangus fry natin. So kailangan natin i-ano to. Kasi ang pagkakaalam ko dito sa nakabalot, kapag binabiyahe kasi nilalagyan nila ng oxygen. Depende sa paglalagay ng oxygen, kung malapit lang ng konting oxygen ang nilalagay nila. So 3 to 5 hours lang yata ang katumbas ng ano, ng oxygen. Kapag medyo matagal na o ilang oras na kapag sa pagbiyahe mo, malalaman mo yung ano mo, yung fry bangus mo, similya mo, bumubula na yan. Saka siyempre mamamatay yan, lulutang na yan. Malapit-lapit lang naman yung pinagpupunan namin, binilhan ng similya. So ito, pwede na to, buwabalik na yung kulay nila. So mga ka-fishers, patapos na po tayo. So mag-outro na lang ako maya-maya. Ah, mga ka-fishers, kung nakikita nyo, katatapos lang po namin. Yan, yung mga similya namin. Yan. Oh my God! Wow! Dabi. Yan o, lumalangoy-langoy. So, kumukuha pa yan ng, ano, ng oxygen. So, kabubuhos lang kasi namin. Kaya, medyo magpapahinga muna yan. Yan. So, bumalik na yung kulay nila sa kulay brown. So, bumalik na sa normal yung mga kulay nila. So na ano na. Okay na sila. Yan. So next vlog ko pag sa sizing nito. Yan, makikita niyo. Yan. Dami po niyan. So para i-replace o ipapalit lang namin yan dun sa mga kahon na in-harvest namin. So may mga bakante na kaming dalawang kahon. Kailangan namin magkumuha ng kapalit. So ito, bumili na tayo ng similya. So 4 to 5 months harvest na to. So kailangan talagang magandang pag-aalaga. Parang susuta lang yan. Dapat marunong kang mag-alaga o magaling kang mag-alaga para tumagal yung relasyon. Yan din yan sa similya. At marunong kang mag-alaga. Maganda ka mag-alaga. So, maaani mo yan. Magaganda yung ani mo kapag samahan mo ng puso at saka tiwala. Nice. So mga ka-fishers, ito po, tatakpan na lang natin yan para hindi pagpestahan ng mga ibon. Kasi kapag hindi natin tinakpan yan, kakainin nila yan ng mga ibon. Ang daming pa namang ibon. So mga ka-fishers, tatapusin ko na yung pagbablog natin. Abangan nyo na lang yung mga next vlog natin para sa mga step by step po tayo sa mga pagsasizing natin o pagka-counting natin, pagluload hanggang sa pag-feeding natin. So ibablog ko yan para mas maganda na marami kayong makuhang idea dito. So, mga ka-fishers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At saka mag-like, share, and comment. At huwag mo na rin kalimutan na pindutin yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga i-upload kong video. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Lawod Non Ka-fishers. Bye-bye you! Bye-bye!